Nanawagan din ako sa ating nanawagan ako sa ating mga kababayan na huwag kayong masyado maging emosyonal diyan sa pangyayari ng pag sasara ng ABS-CBN. Doon hindi naman actually sara eh, kundi binabawi lamang yung frequency. Pwede naman sila ganito. Ganito yung sinasabi niyo 11,000 na empleyado na mawala na trabaho. Hindi totoo 'yan. Unang-una, hindi totoo na 11,000. Sinasabi nga ng DOLE, 'di ba, na ang kanilang employees na nakalista lamang. Yung talagang regular nila. Eh wala pa nga 7,000. Wala. Pangatlawa, ito. Hindi naman sila magsasara para mawalan sila ng trabaho. Kasi meron pa silang maraming mga ginagawa dyan. Marami silang paraan. Pwede silang mag-block time sa ibang TV station para dun sa kanilang programa. Pwede silang mag-digital. No? Ang binabawi lamang sa kanila ay yung frequency. No? Ngayon, bakit sobra naman ang simpatsya na inaabot yung tungkol sa trabaho? Kahit hindi naman sila nawalan ng trabaho. Ito nga tanong ko sa inyo. Bakit yung mga kumpanya na nagsipagsara dahil sa mga panggugulo ng KMU? Anong sinabi nyo? Wala kayong sinabi. Naawa ba kayo doon sa mga tao? Putang ina nyo, ha? Oy. Kung makapag-drama kayo, mga lintik kayo. At saka itong mga ano, may mga nare-receive akong mga text pa ng mga ano na bobo daw, ganyan. Uy, bago kayo magsalita, ha? Ano ba naabot nyo? Ako, abogado. Kayo, ano? Ha? Pangina nyo? Hindi, ikaw naman, Larry. Hindi kasi, unang-una, kayo yung tanga. Hindi nyo naintindihan yung buong issue dyan. Tapos, magrunung-runungan kayo. Teka nga, ano ba naabot nyo? Mas marunong pa kayo sa mga abogado, sa mga justices ng Supreme Court, sa Solgen, ha? At bago kayo maawa, ito, hindi naman sila nawalan ng trabaho eh. Hindi. Tinatandaan ng ABS-CBN. Hindi, dapat maawa sila kasi... Press freedom eh. Press freedom. At saka, alam nyo yung... Yan ang the issue of the day. At saka hindi lang yan. Press freedom. Ito, gusto ko rin ito liwanagin sa ating mga kababayan. Naka-lockdown na nga tayo. Si Cardo na lang ang pagkasa. Saka ito rin ang gusto ko. Naka-lockdown na tayo. Wala na tayo. Talaga ito sinari. Si Vice Ganda eh. Bakit mo niyuyuraka ng press freedom? At saka ito pa, dapat nating isipin na itong ABS-CBN, kung talagang sila ay concerned sa kanilang mga empleyado, ngayon sinasabi nila, ngayon lang nila sinasabi yan, noong pang panahon ni Abnoy, nag-apply na yan. Pero kasi, may mga opposition, may mga nag-oppose dyan. Una-una yung Association of Cable Operators and Networks, TV Networks. Sinasabi nila, ang daming violation eh. Ngayon, pag pinapatawag sila sa hearing, pag pinapag-explain sila, ayaw nila mag-explain. Kasi, nagre-rely lang sila sa kanilang connection kay Noynoy Abnoy. Akala nila, porkit nakasandal sila kay Noynoy Abnoy, yung pinakagago na presidente ng Pilipinas. Akala nila basta automatic marirenew sila. Kaya kayo mga nagsasalita kayo, tapos kami pa na mga nasa tamang lugar ang inyong sinasabihan ng mali, ay mag-isip-isip kayo, mga putang ina nyo, mga bobo kayo, mga tanga kayo. Oy. Ayan, oh. De, bago kayo rin maawa dun sa mga employees, unang-una, pinaghandaan dapat ng ABS-CBN. Yes. And in fact, nabisto na sila, okay. Nasinabihan sila, na, di ba? Kadami rin violations eh. Pamde may 3 months na sahod pa sila. 3 months na sahod. Kasi may mga recourse pa nga ho ang ABS-CBN. Ang nangyari lang maganda rito, nasunod ang batas. Ang batas, yung rulo-blo. Pero yung para to close it permanently, hindi pa ho yan. Marami silang paraan. Ituloy-tuloy yung employment. Ang maganda rin nangyari, yung mga ibang nagsasabi, kami noon, konting ano lang mali, sarado kami sa NTC. Yes. Yung pala kapag ABS-CBN, correct. Wala nang ang prangkisa, okay pa din. Gigil ako. Hindi ba mag-ooperate ako rin? At saka pwede ba, yung mga nagsasabi na, nagdo-donate naman sila, ganyan, ang babaw naman ang utak nyo, porkit magdo-donate lang, meron silang donation drive. Ibig sabihin, kahit lumabag sa batas, okay lang. Teka, mga gago pala kayo eh.
kanila ba yon? Nag-fundraiser sila. At saka, pwede ba? Wala naman silang pinamimigay ng sariling bulsa nila ng gagaling. Hinihingi rin nila. Pare, malasakit. Mali yan. Malasakit ito eh. Malasakit ito. At saka naiinis ako doon sa mga artista na nagsasalita ng wala namang nalalaman. Pwede ba? Ano ba nalalaman niyo? Ano ba naabot niyo para magsalita kayo ng ganyan? Hindi nga, kung di pa kayo... Aba, meron! Meron! Sikat sila. Oo! Eh, pwede ba? Sikat din si Atty. Larry, ha? Kung hindi pa kayo mga putatsing na nagpakarap sa mga kami, hindi pa kayo sisikat, tangina niyo! Hey!